Hello guys, and welcome back to Serge's channel once again. Happy Sunday to all. And today's ganap is may ginawa kong pretest sa GMRC or Good Manners and Right Conduct at meron na siyang answer key and 40 items na test. So, pwede to siyang magamit sa ano, sa next year kung tayo ay magkakonduct ng pretest sa subject na GMRC or Good Manners and Right Conduct. So, ipapakita ko na sa inyo guys yung ginawa kong test, which is 40 items. So, without further ado, let's go. Pretest sa grade 4 GMRC Good Manners and Right Conduct Matatag Base Curriculum. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot, isulat ang sagot sa papel. Number 1, si Riden ay may natitirang baon na pera pagkatapos ng recess. Ito ay inihuhulog niya sa kanyang alkansya pagka-uwi ng bahay. Anong katangian meron siya? Letter A, mapagpasensya. Letter B, matipid. Letter C, mabait. Letter D, magalang. Pangalawa, nakasalubong ni Althea ang kanyang guro at binati niya ito at gumamit pa siya ng po at opo. Anong katangian meron siya? A. Mapagpasensya. B. Matipid. C. Mabait. D. Magalang. Pangatlo, sinusunod palagi ni Elijah ang utos ng kanyang mga magulang at mga nakakatandang kapatid. Anong katangian ang meron siya? A. Mapagpasensya. B. Matipid. C. Masunurin. D. Magalang. Pang-apat, inaalalaya ni Arya ang matandang tumatawid sa kalsada para hindi ito masagasaan ng mga sasakyan. Anong meron na katangian sa kanya? A. Matulungin. B. Matipid. C. Masunurin. D. Magalang. Ikalima, ibinalik ni Joanne ang nalaglag na pitaka sa kantin sa may-ari nito. Anong katangian ang taglay niya? A. Matulungin. B. Matapat. C. Masunurin. D. Magalang. Anim, ito ay nagpapahiwatig ng kahandaan na nagmamalasakit, magbigay at magbahagi ng oras at iba pa. A. Matulungin. B. Matapat. C. Makatao. D. Magalang. Pito, ito ay nagbibigay sa mga tao ng lakas at pag-asa sa harap ng mga hamon sa buhay at pagsubok. A. Matulungin. B. Matapat. C. Makatao. D. Makadiyos. Walo, ito ay nagdudulot ng positibo at nagkakaroon ng magandang atmosfera. A. Matulungin. B. Masayahin. C. Makatao. D. Makadiyos. Siyam, ito ay pagsama-sama ng pamilya sa iba't ibang okasyon at nagpapakita ng pagpapahalaga sa isa't isa. A. Matulungin. B. Masayahin. C. Ugnayan sa pamilya. D. Makadiyos. Sampu, ito ay nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng harmonya sa komunidad. A. Matulungin. B. Pakikisama. C. Ugnayan sa pamilya. D. Makadiyos. 11. Sa Islam, ang mga Muslim ay naniniwala sa isang Diyos na tinatawag na Allah at si Propeta Muhammad ay kaniyang sugo. Ang mga Kristiyano naman ay naniniwala sa Diyos na ipinahayag o ipinakilala ni Jesus sa kanyang turo at buhay. A. Paniniwala. B. Banal na aklat. C. Mahalagang aral. D. Bahay sambahan. 12. Ang Biblia ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Ang buhay at turo ni Jesus ang modelong sinusundan ng mga Kristiyano. Samantala, ang Quran naman ang pinagbabatayan ng mga turo sa Islam at ang buhay at turo ni Muhammad ang sinusunod. A. Paniniwala. B. Banal na aklat. C. Mahalagang aral.
di bahay sambahan. 13, ang pangunahing turo sa Kristiyano ay ang pagmamahal sa Diyos at kapwa, pagpapatawad at ang pagsunod sa mga aral ni Hesukristo. Sa Islam, ang 5 pangunahing turo, 5 pillars of Islam ay ang pagsasagawa ng pagpapahayag o confession, shahada, panalangin, sala, pag-aayuno o fasting, son, pagbigay ng abuloy, zakat, at ang paglakbay patungo ng Mecca sa abot na makakaya ay hajj. Letter A, paniniwala, B, banal na aklat, C, mahalagang aral, D, bahay, sambahan. 14, ang mga Muslim ay nagsasamba sa moske, ang mga Kristiyano naman ay sa simbahan. Sa kabila ng pagkakaiba, maaring magkaroon ng respeto at maayos na ugnayan ang mga Muslim at Kristiyano at sa iba pang relihiyon at paniniwala. Ang pagbibigay halaga sa mabuting ugnayan ay kinakailangan para sa pakikipagkapwa-tao. A. Paniniwala, B. Banal na aklat, C. Mahalagang aral, D. Bahay, sambahan. 15, ito ay ugaling taglay ng tao na nagpapatibay ng ugnayan sa Diyos. A. Pananampalataya, B. Banal na aklat, C. Mahalagang aral, D. Bahay, sambahan. 16, ano ang ibig sabihin ng karapatan ng kapwa-bata? A. Pribilehiyo ng magulang, B. Limitasyon sa kilos ng bata, C. Pamamahagi ng trabaho, D. Mga kalayaan ng bata. 17, ano ang tungkulin ng mga matatanda sa pagkilala sa karapatan ng mga bata? A. Basta't mahalin ang mga bata, B. Huwag nang pakialaman ang mga bata, C. Itaguyod ang interes ng mga matatanda, D. Siguruhing na ipapahayag ang saloobin ng mga bata. 18, ano ang maaring maging resulta ng tamang pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pagkabigo sa pag-unlad ng mga bata, B. Pagkawala ng respeto mula sa mga matatanda, C. Pagpapalakas ng kanilang pagkatao at potensyal, D. Pag-usbong ng kompetisyon sa pagitan ng mga bata. 19, aling hakbang ang hindi bahagi ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pakikinig sa kanilang mga opinyon, B. Pagtuturo ng mga limitasyon sa kanilang kilos, C. Pagsasawalang bahala sa kanilang mga pangangailangan, D. Pagbibigay daan sa kanilang malaya at ligtas na pagsali sa mga gawain. 20, ano ang tawag sa gawain na maipapakita ng isang bata ang kanyang pagtupad sa mga responsibilidad o trabaho ng may kahusayan at dedikasyon? A. Karapatan, B. Paggalang, C. Pagmamalaki, D. Tungkulin. 21, anong artikulo bilang sa karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights, ang nagpapahayag na kung ikaw ay mahirap, karapatan mong matulungan ng gobyerno sa iyong mga pangunahing pangangailangan? Letter A, Artikulo 42, B, Artikulo 26, C, Artikulo 18, D, Artikulo 7. 22, anong artikulo bilang sa karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights ang nagpapahayag na kung ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno o lokal na mga otoridad, may karapatan kang masubaybayan kung ikaw ay nasa maayos at ligtas na kalagayan? A. Artikulo 42, B. Artikulo 25, C. Artikulo 18, D. Artikulo 7. 23, anong artikulo bilang sa karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights ang nagpapayag na may karapatan kang mag-aral? Ang pagdidisiplina sa mga paaralan ay dapat may paggalang sa iyong pagkatao at dangal bilang bata. Dapat na libre ang edukasyon sa elementarya. Letra A, artikulo 42. Letra B, artikulo 25. Letter C, artikulo 28. Letter D, artikulo 7. 24, anong artikulo bilang sa karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights ang nagpapayag na may karapatan kang magpahinga at maglaro at sumali sa iba't ibang aktibidad gaya ng sports, musika at drama? A. Artikulo 42, B. Artikulo 25, C. Artikulo 28, D. Artikulo 31.
25. Anong artikulo bilang sa karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights ang napapayag na kung ikaw ay may kapansanan sa isip man o katawan, may karapatan ka sa espesyal na kalinga, edukasyon at pagsasanay upang matulungan kang umunlad at magkaroon ng buhay na may dignidad. Letra A, Artikulo 42. Letra B, Artikulo 25. Letter C, Artikulo 28. Letra D, Artikulo 23. Panuto, tama o mali, isulat ang titik T kung ang pahayag ay tama at titik M naman kung ito ay mali. 26. Tinutulungan ni Rizel ang kanyang bunsong kapatid na si Arya sa kanyang takdang aralin. 27. Hindi kinakausap ni Altea ang kanyang tatay. 28. Nagbabanding si Riden kasama ang kanyang ina tuwing walang pasok sa paaralan. 29. Nagtatawanan si Noraline at ang kanyang ate tungkol sa joke na binabasa nila. 30. Nagdadahilan palagi si Kiji sa kanyang kuya tuwing may iniuutos ito. 31. Magpakita ng respeto sa isa't isa. 32. Maging maingat sa mga salita at kilos. 33. Ang pagiging magalang ay nagbubunga ng di magandang ugali. Tatlumput apat, ang pagiging magalang ay nagpapatibay ng respeto sa sarili. 35. Ang hindi magalang ay nagdudulot ng pagkaunawaan. 36. Magtanim ng mga halaman para maiwasan natin ang pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang makapinsalang kalamidad. 37. Putulin ang mga halamang puno at gawing pagkakitaan. 38. Kunin ang mga damong nakapaligid sa taniman. 39. Hindi na kailangang alagaan ang puno at halaman dahil hindi sila inalagaan noong mga sinaunang panahon. 40. Kapag nag-alaga ka ng puno at halaman, aalagaan ka rin bilang ganti ng mga puno at halaman. Susi sa pagwawasto sa pretest sa GMRC Grade 4, DepEd Matatag Base Curriculum. Grade 4 and Good Manners and Right Conduct ang subject. 1B, 2D, 3C, 4A, 5B, 6C, 7D, 8B, 9C, 10B, 11A, 12B, 13C, 14D, 15A, 16D, 17D, 18C, 19C, 20D. 21B, 22B, 23C, 24D, 25D, 26T, 27M, 28T, 29T, 30M, 31T, 32T, 33M, 34T, 35M, 36T, 37M, 38T, 39M, 40T. So kung hindi ka pa nakakonduct ng pretest sa GMRC, so result na. And that's all about my sharing. Well, that's all, guys, about my pretest and GMRC. Thank you for watching and God bless.